Hello mga ka-upper the bodies, good morning once again. Dito po tayo ngayon sa Ginyangan, Quezon. And ito po, papasok po tayo dun sa property. Yan po yung kalsada po. Yung National Highway po, mga nasa 70 to 100 meters ang pumula dito sa binibidyan po natin yan. At papasok po tayo dito sa property. So ito po, may pathway, may binibenta po ditong new gun. Titingnan po natin, okay? Sige po. Ayun na po yung mga kasamahan natin, nasa unahan na naglalakad. Ako po ay medyo nahuli kasi tayo po ay nagvi-video. Nagdo-documentation po tayo ng property. Okay. Kanina po, kagagaling lang po namin dun sa isang lupa din na binibenta. Diyan lang po sa may una-unahan. Ito, maganda po dito. Pupuntahan po natin ngayon. Diyan pa lang po sa labas National Highway, papasok pa lang po, nasa 100 meters lang po ang inakyat namin. Tapos concrete yung kalsada. Okay, so konting pasok lang mula sa National Highway. Tapos ito po, lakad tayo sa pathway po natin ngayon. Ano, kasi madami nagtatanong sa akin, sir, baka meron po kayo yung malapit lang sa highway. So ito na po yun, isa po sa malapit po sa highway. Ano, sama pa rin natin ang team natin dito sa Ginyangan. Ano po, para ikutin yung property. Ayan, may tulay po tayong dadaanan, maliit na tulay. Ayan, yung binibenta po dito na property is new gun po siya. Ano, may mga puno po ng niyog. At ito nga po, titingnan po natin yung kung gaano ka dami po yung bunga ng niyog. Ito po yung papasok ng property po. So ito, part na po ito ng property, mga ka-afford the bodies. So ayan, naakyat po kami dyan. Inabutan kami ng ulan ho kanina, kaya medyo basa na pong konti. Ayan. So ito, part na po ito ng property. Ang boundary, ito po yung boundary. Pakita ko lang po. Ayan po yung Madre Cacao dito. Ayan. Pataas dyan. Ayan, umaakyat na sila. Okay. Sandito na po tayo ngayon sa taas ng property. Yung kanina, doon po ako nag-video sa baba, paakyat po 'yon. So, ito na po yung katanawan po ng property. So, ayan. Tanaw niyo po yung almost 1,500 na puno ng niyog. Ito po ay 6.2 hectares po na property. Okay? Ayan po, paakyat pa po 'yan diyan. Ayan. Ayan, dito po yung paligid po niya. Okay, dinala po daw kami dito ni Kapitan. Ayan. So ito po ay nasa 6.2 hectares. Dito po sa amin yung papel. Clean title po ito. Certified true copy. Ayan po. Okay. So ayan, certified true copy po ito. Titulado. Ano, so ito po yung property kanina. Galing po dun sa baba. Taakit po tayo sa taas. Ayan. Ayan, hanggang sa natatanaw nyo po dyan, yan. Yan po, niyogan po na yan. Yan. Mostly puno ng niyog po. May mga ilan-ilan po na mga iba-ibang puno. Ayan. Ito po, ibang puno po ito. Tapos may puno ng iba doon. Ano po, ayan. May bahayan din po dito. Ano. Ayan. Okay. Ito po mismong, ito po yung daanan. Ano, dinadaanan din po ng mga tao kasi may kabahayan po doon sa kabila. Ano, pero ito na po yung pinaka mismong property po natin. Ayan, medyo overlooking po ito sa baba. Okay, yung boundary ng property nagsimula po doon sa wetland sa baba. Ano po yung wetlands na natatanaw nyo. Yung kanina, inakyatan po natin doon po ang simula ng property. At kasama po ito.
dati naman, ginyangan ang natin. Okay. For the bodies, ito, aakyatin po natin ngayon yung dito po sa taas ng property. So, lahat po ng matatanaw nyo po, yan, part po yan ng lupa na binibenta po. Napakamura po nito sa 6.2 hectares po. Ipopost ko po sa thumbnail po natin at sa title yung presyo po ng property. Ano ho, tingnan nyo na lang po mamaya. Yan. Naka-apat na tripping na po tayo ngayon ng mga lupa, kaya medyo exercise na sa atin to. Okay, ito po yung mga locator po namin, talagang yung iba halos di na mapagbigyan po, ano ho, kasi talagang fully load po tayo ngayon. Ayan, full load po sa trabaho. Okay, may poste pa po dito ng kuryente. Okay, so ayan, may poste pa po sa linya ng kuryente, wala pong problema tayo dito. Ano, kanina may tumutugtog nga po na radyo po doon. Yan po, part pa rin po yan ng property, ang cover the bodies. So yan, lahat po na matatanaw nyo, medyo makulimlim ang panahon ngayon kasi kanina inabot nga po kami ng ulan. Ayan, ayan po, kasama po ito. So, ulitin ko po, ito pong 6.2 hectares na property na for sale. Ayan po, napakaganda. Ayan. Ayan. 6.2 hectares po na property po ito. Ayan, mga for the buddies, ano po, message lang po kayo sa akin. May contact number naman po ako sa video po na to. Nag-iiwan po kami ng mga other contact details para ma-communicate nyo po kami. Minsan lang po talaga pag umaga, hindi po ako nakakasagot. Pagpaumanhin po ninyo kasi sa dami po namin trabaho sa umaga. Puro tripping kami sa morning, site visit, ocular visit po kami. Then pag hapon po, nandun pa rin, minsan gabi na po. After magpahinga, pag-uwi, dun po ako nakakasagot sa mga comments po natin. Ano ho? Tapos sa mga tatawag, may time na hindi nyo po kami ma-reach kasi there are areas na walang signal. Check ko po ang signal dito sa area po natin. Okay, mga ka-afford the bodies. Ito po, may signal po dito sa area. Ano? Malakas po. 4 bars po yung smart po natin. Okay. So, maswerte tayo pag may mga ganitong area. Nakakasagot po ako ng tawag. Okay, so ayan, overlooking po dito. Kitang-kita po ninyo yan. Yan, yung area na yan. Okay. Ayan po, yan po yung baba ng property. Ayan mismo, may tubo po ng tubig. Ano ho? So, akyat po dito yung tubig. Pero kahit walang tubig po, may balon pa rin po doon sa property. So, ayan mga ka-afford the bodies, sa may mga katanungan po sa amin, just leave us a message po. Ano ho? Ayan po, pinapakita pa rin po natin yung kabuuan ng property. Okay, mag-message lang po kayo sa amin at nang masagot po namin, and continue to follow our page, subscribe po ninyo, click the subscribe button, ano po, para po updated po kayo sa ating mga bagong properties na for sale. Okay, so hanggang dito na lang po mga ka-afford the bodies. Ano po, ulitin ko po, this is 6.2 hectares, clean title po. So thank you very much po, God bless, to God be the glory, thank you.